Ngayon kung napapansin, mapapansin mo or kung nanood ka ng mga videos, sinubaybayan mo ang mga videos na ina-upload namin dito sa YouTube, mapapansin mo na yung una naming background ay tela. Fabric lang siya na mga reta-retaso lang dito sa bahay namin. Meron naman kami kurtina, kaya lang syempre ayoko naman nung ano, no, may mga flower-flower dun sa background to. So, para maging plain, meron kami mga lumang tela na ginawa namin or in-assemble namin na magmukhang kurtina. Ngayon, after a while, dahil meron po tayong taglay na kaartihan, eh, pinalitan ko po siya ng wallpaper. Ngayon, gray yung napili kong tone kasi ang basically, ang nakaupo talaga dito ay lalaki, yung husband ko. Eh, mas bagay sa kanya yung gray tone. Tsaka, mas darker siya pag gabi, mas paganda, mas aesthetic, ganun. Ngayon, ano bang importansya nito, di ba? Parang wala lang, ano. Ngayon kasi, kaya namin pinaganda yung background is para maging presentable doon sa mga viewer, sa mata ng viewer na manonood sa amin. Siyempre, ayaw mo naman na, limbawa, eh, nagre-record ka, tapos sa likod mo may padaan-daan, or merong, minsan may nakita ko, eto ha, based from my own experience, may nakita kong isang TikTok. Okay naman yung sayaw ni Ate Girl, pero may dumaang daga. Kung paanong gusto naming maibigay sa inyo yung mga information, yung mga mai-share sa yung mga magagandang bahagi ng pagiging content creator, might as well maipakita namin sa inyo to in a presentable way. Ngayon, eto kasi tong wallpaper na to, merong ibang discussion to eh. Ngayon kung ano, lapin niyo na lang doon sa video. Pero may ibang discussion about tong sa wallpaper at mga prices nito. Ngayon ang eto kasi fix na. Hindi ko basta pwedeng i-tear up yung wallpaper at palitan ko na naman ng bago, not unless talaga sinisipag ako. Ang pwede ko na lang gawin dito talaga is to rearrange yung mga bagay na nasa likod ko. I-rearrange yung mga lights, yung mga shelves, i-rearrange, di ba? Pero yung wallpaper, as is na muna yan, for longest possible time, syempre. Hindi tayo pwede mag-gastos-gastos. Kailangan budget-friendly lang tayo. Ngayon, budget-friendly na rin lang naman ang pinag-uusapan natin. Eh, bakit pa ako gumastos nito? Kung pwede namang fake background. Ngayon, ito ang problema. Hindi sa sinasabi kong hindi maganda yung paggamit ng fake background or ng green screen. Okay din yon, lalo na kung wala ka namang masyadong space sa bahay mo, nakagaya nitong space na meron kami. Sa fake background kasi, hindi mo malalaro yung lights. Dito kasi sa real background, pwede ka magdagdag ng mga practical lights na magdadagdag ng depth doon sa video. Kumbaga, parang ang layo ko, di ba? Pero ang lapit ko lang talaga doon sa wall. So, nagkakaroon siya ng depth dahil doon sa mga practical lights na nasa likod ko. Yeah. Itong real background ko kasi na ginawa is half day ko lang to sinet up. Hinintay ko lang yung delivery ni Lazada. And then, sinet up ko na agad siya kasi medyo nagmamadali po ang, makati po ang ating kamay. At nagmamadali po tayong iayos yung ating studio or itong area natin na pinag-videohan. Eh, madali lang naman actually. Bago ka umorder, dapat meron ka ng idea kung anong gusto mong design. Or kung, pwede, marami kang pwedeng pagpili ang design or mga ideas na pwede kang makakuha sa Pinterest. Ngayon, check mo lang doon kung ano yung napili mong design and then pwede ka mag-search sa Lazada or sa Shopee ng mga malapit doon. Malapit na kulay, malapit na design. And then, ikaw na bala, work with your creativity, di ba? So, ito pala, madali lang daw pala, sabi ng husband ko, mag-edit ng fake background. Kasi ako, hindi talaga ako ang editing dito, hindi ako ang editing mastermind nito, yung husband ko. Ngayon, madali lang din daw pala siyang gawin. Alam ko kasi mahirap. Madali lang sa akin magkuda-kuda eh. Diba? Pero madali lang din daw pala. Ngayon, lalo na kung syempre, kung bihasa ka sa mga edit-edit niya ng mga CapCut, di ba? Yan. Ngayon, panoorin mo kung paano niya mag-i-edit ang fake background. So, nandito kami sa ibang part ngayon ng bahay namin, which is the living room. Ngayon, itatry namin ang paggawa ng fake background. Ngayon, sa pag-set up nito, dapat yung
camera ay naka-stable, naka-mount sa isang stable na tripod para hindi siya galaw ng galaw kasi para maiwasan natin yung mga glitches doon sa pag-e-edit ng video natin. Ngayon, another aspect na kailangan mong matutukan is yung light. Dapat yung light ay mailawan mabuti yung subject para kapag tinanggal or ni-remove yung background ay hindi siya magkaroon ng glitch. Again. So as for the background, dapat plain yung background, preferably white. Siyempre, kung may green screen ka, okay. That will be, kung meron ka nun. Ngayon, preferably plain background siya para madali siyang i-remove. Kasi naka-auto-remove siya sa CapCut. So, eto na. Papalitan natin yung background na kinalalagyan natin ngayon. Ngayon, ipaprompt lang. Madali lang naman siya. Magsama lang yung CapCut mo and then magprompt ka doon sa text-to-image ng background na gusto mong maging kapalit nito. So, mag-type ka anything doon ng background mo and then i-save mo yung photo. So, simple lang naman. Yung mag-new project ka lang and then ilalagay mo yung photo na desired na background na napili mo, una mo siyang ilalagay and then i-overlay mo yung video na gusto mo namang palitan ng background. And then, pag nandun na siya, na-overlay mo na, i-remove mo lang yung background and then, ta-da! Change na ang background natin. Ngayon, it will be up to you kung anong, mas ano, gusto mo ba itong real background na every time na mag-video ka or magko-content ka or mag-shoot ka is eto na, ready, set up na, uupo ka na lang, magsasalita ka, bubuksan mo yung mga ilaw or yung gagamit ka ng fake background or green screen, mag-e-edit ka for a longer period of time. That will be up to you. So that's it for the real background and fake background. Which is which? Ano bang mas nagustuhan mo? Anong mas madali sa'yo? Anong tingin mong mas komportable ka na gawin? Comment down below para malaman namin yung mga nasa sa isip ninyo kung anong mas magandang gawin sa mga backgrounds ng YouTube channel mo.